25 ng Pebrero, Lunes, sa 7th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbalik ni na Jesus, Pedro, Jaime at Juan sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao ang nakapalibot sa kanila at nakikipagtalo naman sa kanila ang mga guro ng batas. Itinanong naman niya sa kanila, "Bakit kayo nakikipagtalo sa mga ito?" At sinagot siya ng isang lalaki mula sa mga tao, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na inaalihan ng isang piping espiritu. At kung hinahagip siya nito, inilulugmok siya sa lupa. Nagbubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang mga ngipin at naninigas. Hiningi ko sa iyong mga alagad na palayasin ito pero hindi nila kaya." Sumagot si Jesus, "Mga ligaw na tao kayo, gaano pa katagal akong mananatili sa piling niyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalin siya rito sa akin." Tinanong naman ni Jesus ang ama, "Gaano nakatagal na nangyayari ito sa kanya?" At sumagot ang ama, "Sa pulpa sa pagkabata at madalas nga siyang iniahagi sa apoy o sa batis para patayin. Ngunit kung kaya mo, maawa ka sa amin at pakitulungan kami." Sinagot siya ni Jesus, "Ano itong kung kaya mo? Lahat ay posible sa sumasampalataya." At agad na sumigaw ang ama ng bata sa pagsasabing, "Sumasampalataya ako, pero tulungan mo ang kaunti kong pananampalataya." Nakita ni Jesus na nagsistakbo at lumalapit na ang mga tao, kaya iniutos niya sa masamang espiritu, "Pipi at binging espiritu, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag nang bumalik." Nagsisigaw ang espiritu at inilugmok sa lupa ang bata bago lumabas. Pagkapasok ni Jesus sa bahay, tinanong siya ng mga alagad ng sarilinan, "Bakit hindi namin napalayas ang espiritu?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa panalangin lamang mapapalayas ang ganitong espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sumasampalataya ako, pero tulungan mo ang kaunti kong pananampalataya. Sinabi nating Kristiyano tayo, nabinyagan at nakumpilan bilang Kristiyano at totoo namang naniniwala kay Hesukristo bilang anak ng Diyos at Panginoon natin at tagapagligtas. Dumadalangin tayo kay Jesus dahil sumasampalataya nga tayo sa Kanya. Pero sa totoo lang, mas marami sa hinihiling natin sa panalangin ay hindi naman natutupad o ipinagkakaloob sa atin. Ano itong sinasabi ni Jesus na lahat ay posible sa sumasampalataya? Totoo namang lahat ay posible sa sumasampalatayang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng siyang dapat makapangyayari sa lahat ng pagkakataon. Ang pananampalataya ay hindi lamang paghihingi ng mga bagay na hindi natin kayang magawa o makamit sa sariling kakayahan lamang. Higit sa lahat, ang pananampalataya ay paghingi sa Diyos na matupad ang kalooban niya ayon sa sarili niyang paraan at sa kanyang itinakdang oras. Pinagbigyan ang pagsamo ng amang humihiling ng kagalingan para sa anak niyang may epilepsy dahil una sa lahat, hiniling niyang gawing ganap ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Pagsasagawa, anumang kahilingan mo sa Diyos, hilingin mo itong lagi sa diwa ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.